Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanga ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ating gabi dito sa Bistro. Bistro RJ, the country's premier rock and roll place. The only place in the country where you can dance to great rock and roll music. Do the twist. Come on, baby. Let's do the twist. Jerk, the swim, the mashed potato. One, two, three. The cha-cha and other great dances. Rejuvenate yourself at Bistro RJ. Live bands every day. And on Fridays, I myself will entertain you. This is RJ saying thank you, everybody. We're ending our 31st year and starting our 32nd year this July. For reservations, call 519-8410 or 0906-221-1524. So see you this Friday at Bistro RJ, Dusitani Hotel. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet. Streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Magandang hapon, Pilipinas. Itong Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-sari mukhang mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ito po si Atty. Nikki De Vega. At ito naman po si Atty. Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ayan, tayo ay ano, kagagaling kasi ng bakasyon. Oo, siguro. Mukhang si Atty. Nikki ay ano, may hangover pa sa bakasyon. Hindi naman. Siguro kasi dulot rin ng, ewan ko kung sa Makati lang to, pero kasi natatanaw natin, medyo makulimlim sa labas. Hindi ko lang alam kung ganun din sa iba't ibang panig dito sa Metro Manila. Pero parang may nagbabadyang ulan. Mm-hmm. Ika nga sabi na talagang climate change kasi di ba dapat ngayon eh summer. April. Oo. April. Pero so kasagsagan dapat ng init sa gantong panahon. May mga bagyo. Actually, ayan. Nakakatakot yung mga ganitong panahon eh. Kasi kahit na mainit, alam natin na paminsan merong, sana wag naman, di ba? Sana wag naman. Pero paminsan meron talaga mga malalakas na bagyo. Lalo na sa tropical country tayo. Ang Pilipinas ay nasa ano, ano matawag doon? Sa fire and ano, earthquake belt ba yon ng mundo. So marami talaga dumadaan dito ng mga bagyo, mga kung anong kalamidad. Kaya let's all stay safe na lang siguro. Ayan, oh. But anyway, i-remind ko lang po, no, sa mga gusto makilahok, ay maaari po kayong tumawag dito sa DZRJ 895-4460 or 897-8374. Maaari din po kayong mag-text amin sa 0920-111-5875 o maaari kayong magpunta sa Facebook page ng Buhay at Batas. Nandun po, live streaming po, nakashare yung ating sa Facebook page namin episode na ito, live po. No? So, pwede kayo makilahok. So, gusto ko lang batiin si Jeannie West. Good afternoon po, watching your show. Dami ko pong natututunan sa inyo. Also, hi kay MJ Quezon, nanonood siya. Kamusta? Talagang mga kaibigan ko nga talaga. Talagang nanonood, sumusuporta. But anyway, pwede ko kayo mag-post ng comments. So, I hope si Jeannie, si ano, si MJ Quezon, yes, I hope you're enjoying your day and please feel free to ano, post type on questions sa Facebook. Oo, kasi para pwede nyo rin kung kaming mapanood, di ba? Palagi ko in-explain na, no? Pag nakita nyo, magulat ka, medyo malaking babae ako ngayon kasi po tayo ay 8 months na pong buntis. Kaya, pero pag hindi po tayo buntis, mas slim tayo ng konti. Defensive. defensive. Anyway, simulan na natin. So, sa mga sumusubaybay po sa aming Facebook page, nasabi po na, nabanggit po na ang topic po natin ngayon ay paano magnegosyo ng legal. So, paano ba? Marami sa inyo siguro, either gustong magsimula, kaso natatakot. Kasi baka nga sabi nyo, paano yan? Ang dami-daming dapat gawin. Anong gagawin? Saan magsasubmit? Saan magsisimula? Oh. Tsaka iba-iba yung diskarte ng mga tao dyan eh. Meron kasi yung, kunyari, mga paparetire na, yung mga naipon nilang pera,
tinatabi nila yon para mag-start ng negosyo. Ayun, may iba naman, talagang pangarap nila maging negosyante, pero hindi nila alam kailan sila magsisimula. O iba, empleyado, pero gustong magnegosyo, no? And nakakatuwa, meron mga proyekto yung government ngayon, yung gobyerno, yung local tsaka national na government natin. Yung iba dyan, kahit mga high school students pa lang, or kahit sa college, in-encourage silang magnegosyo. So meron siyang mga classes sa entrepreneurship, so makita mo sila sa mga malls. Yung mga, minsan, as part of their course, meron silang subject, magtatayo sila ng negosyo, tapos at the end of the course, susumahin nila kung kumita ba yung kanilang konsepto. So nakakatuwa na ini-encourage ng mga schools ngayon, pati ng gobyerno, yung nation building through entrepreneurship. Pero ito, Attorney Carlo, paniniwala ko. No? Let's say, pangarap mo magnegosyo. Ang suggestion ko pa rin, magsimula ka muna na mamasukan bilang empleyado. Ang hirap na hindi ka man lang nakaranas magtrabaho, tatalon ka kaagad sa negosyo. So, kumbaga hindi mo mararamdaman ang nararamdaman ng isang empleyado, kung gaano kahirap yung trabaho. So, ang suggestion ko, kasi iba, baka after school, gusto na magnegosyo kaagad, parang sayang yung matututunan mo rin bilang empleyado. Tsaka syempre, caveat, hindi rin naman lahat ng tao may talento magnegosyo. So hindi naman dahil you failed in the business doesn't mean na hindi ka pwede maging negosyante. Pero tanggapin po natin yon, hindi lahat ng tao ay negosyante. Hindi rin lahat ng tao pwede empleyado. Iba-iba ng timpla tayo, nga. Hindi same din ako kung gugustuhin kong kumanta ngayon. Eh, syempre, wala naman siguro sa ating makikinig na. Huwag na lang. Hindi ko pwede ipilit na maging singer. So, meron talagang kanya-kanya tayong mga galing. Oo. So, kumbaga, itetestingin natin. Kaya ang sabi ko sa mga estudyante dyan na gagraduate, testingin nyo muna magtrabaho. Kasi, syempre, malay nyo, nagustuhan nyo yan. O talagang mas para sa inyong pagtatrabaho kaysa pagnenegosyo. Marami rin learning sa pagtatrabaho. And, kung gustuhin mo man, ituloy mo magnegosyo, marami kang matututunan sa pagiging empleyado at may apply mo yun sa iyong negosyo. Oo, kasi alam mo, ako from experience, bago rin nagtayo ng sariling opisina, nagtrabaho din naman ako sa isang law office. So, malaki ang natutunan ko doon kasi ngayon, bawa na, ako na may-ari. Alam ko anong nararamdaman ng mga empleyado. That's right. Oo. Alam ko paano gawin ng isang bagay kasi ang hirap pag nasa taas ka kaagad, nakaupo ka kaagad sa lamesa, nag-uutos ka lang. Pag ganun, hindi mo nararamdaman kung ano ba, gaano kahirap. Bawa, akala mo, madali lang iutos mo, patakbuhin mo siya sa Bulacan at kumuha nito. Hindi mo pa naranasan yun. Yung pala, ang hirap-hirap, ma-traffic o kaya ang daming pagsubok ng empleyadong pagdadaanan. Pero naman sa kabilang banda, kung meron kang ipapagawa, kunwari, alam na alam mo kung paano gawin ito, tapos yung empleyado mo naman, umaga mo pinaalis ng 8:30, bumalik naman alas 5, alam mo na may problema ang nangyari. Ayun, doon. Hindi ka rin maiikutan. Kasi alam mo kung paano gawin eh. So alam mo rin kung paano siya lagpasan, paano siya paikutan. So, ayun. Pwede mong sabihin na, uy, mali yung ginawa mo. Or pwede mong turuan naman yung empleyado na baka hindi naman talaga niya alam. Pwede mong mabigyan ng paraan o pamamaraan kung paano mas magandang gawin yung isang bagay. Kasi alam mo kung paano gawin ito. Tama. Kasi ako mga empleyado, hindi ako pwedeng ikutan. Alam ko yan eh. Nagawa ko from the bottom up. No? Sa mga hindi nakakilala sa amin, kami po ni Attorney Carlo, kami po ay nagsimula ng law office namin. No? 11 years ago, I think. And nagsimula po kaming dalawa lang. As in, kami po ang lawyer, messenger, janitor. Ako po ay ang sekretarya niya noon, kunwari. Kasi, syempre, kailangan may sasagot ng telepono. So, kahit abogado ako sumasagot ng telepono. Ako nagkoconnect kay Attorney Carlo. Tapos ako magdadala ng sulat sa post office. Messenger, di ba? Tapos parehas kaming janitor, kami naglilinis. Kasi, syempre, wala ka pa namang sapat na pera para kumuha ng tauhan. So, cross-cutting kami. All around talaga kami. So, kaya nga sabi ko, sinasabi namin to kasi baka you have the wrong idea to start a business. Marami kasi. Hi kay Jojo Gonzalez, classmate ko sa Rotary. Hi, Jojo. Ayan, hello. And so, ang marami sa atin, yung iba, no? Siguro napagod sa trabaho. Oo. Kaya akala nila, scapegoat yung pagnenegosyo.
Parang, di ba sabi na, gusto ko hawak ko oras ko, magne-negosyo ko. Mali ka ho doon. Kasi mas masarap pa yung buhay ko na empleyado ako kaysa nung may-ari na ako ng opisina. Kasi hawak naman ng kliyente mo yung oras mo. Di ba kasi kung... Totoo na yung fears mo eh. Kasi dati, ang iniisip mo lang, pag may pinagawa sa'yo, gagawin mo, masaya ka na. Kasi na-accomplish mo yung kailangan mong gawin. Sa pagne-negosyo, hindi siya ganun kasimple eh. 24 kasi hours. Iisipin mo yan, may overhead ka. Ayun, pambayad mo sa kuryente, pambayad mo sa tubig, tapos saan kukuha ng kuryente, saan kukunin yung pambayad na renta mo, bukas. Ang dami rin nakaasa sa'yo. Oo, so, oo. Hindi sa tinatakot namin oo, kayo. We just want to give you a dose of reality kasi marami akong kilala. Naririnig ko ganun. Parang pag napagod sila sa employment, akala nila mas madali ang buhay kung magne-negosyo ka. Hindi po retirement ang pagne-negosyo. And on the contrary, mas doble pahirap pa ho ang pagne-negosyo kaysa sa pagiging empleyado. Oo. So dapat tanungin mo yung mga bagay-bagay na yan. Kung handa ka, tama ba yung motivation mo? Kasi baka naman ang motivation mo, galit ka lang sa boss mo. O kaya napagod ka lang sa pagtatrabaho. Medyo hindi ho yun ang motivation. Dapat talaga may passion ka rin. At hindi dapat ningas kugon. Di ba tayo yung come on strong kasi simula, active ka. Tapos biglang hindi ka na nagtatrabaho sa gitna. Baka doon ho bumagsak ang negosyo. Dapat hindi i-maintain ang momentum. Importante po yan. So now let's go to the legal aspect nito. Ay, sayo pala ni MJ, I'm sure I can learn something from this discussion which I can share to my staff and our students. Ako, sana makatulong kami. Oo. No? Ayan. So simulan natin. No? Ngayon, gusto mo, let's say, decided ka na, gusto mo magnegosyo. Gusto mo na magnegosyo. Ano, let's say, gusto mo magbenta ng damit. Okay. O, magtatayo ka lang ba ng stall dyan sa labas ng bahay mo? Magbebenta ka, okay na? Tama ba yon? Hindi. Dadaan natin yung proseso. May proseso po. May proseso yan. Hindi po pwede. Tas, ano yon? Magbebenta ka na lang sa Facebook? O mag-online ka? Online sales ka doon? Okay na ba yon? Hindi po pwedeng ganun. I-clarify natin. Merong mga gumagawa ng ganyan. Pero ang tuturo natin ngayon ay yung legal. Oo, kasi magtatakay, bakit si ganito, nagbibenta lang sa Facebook? Ituturoan po namin kayo paano maging legal. Kasi po, kung wala kayong mga permits, walang registration, nagne-negosyo kayo, bawal po yun. Pwedeng kayong mahuli, pwedeng pasara yung inyong negosyo. Tsaka meron po tayong tinatawag na incidentals. Yung hindi mo ginagawa ng, hindi mo palag gawing negosyo. Kumbaga, naisipin mo lang, meron akong mga bagay dito sa bahay na extra ko, gusto kong ibenta ng mga damit. So, bibenta mo siya, papost mo sa Facebook o kung saan mang site. Tapos may bibili naman, tapos bibigyan sa'yo bayad. Hindi pa yun natin tinatawag na pagninegosyo. Eh. Yung pagninegosyo, yung pagbibusiness, habitual. Meaning, gagawin mo siya day in and day out at ito yung magiging pangunahing source mo ng pera o ng ano. Ng ikitain. Defensive ka, Tony Carlo, kasi alam ko mahilig ka niya ng buy and sell. Nagbebenta ka ng mga gamit mo hindi ginagamit, di ba? Pinopost mo, tapos may, ano ba yung may meet up pa sa saan-saan? 7-Eleven. Ingat po tayo sa ganyan. Ay, hindi po kasi lahat ng lugar, lahat ng tao safe o mapagkakatiwalaan. Dapat sa marami, sa public place, yung mga meet up kung nagbebenta. Pero yan, marami naman ako mga nakikilala doon, mga interesting ng mga tao. Nakikita ako nga. Pero ito, pag-usapan natin, talagang magne-negosyo ka. So, habitual. Magtatayo ka ng isang negosyo. Sige, yan na. Andyan na tayo. Si Maria, gusto niyang magbenta ng damit. Diba? Kasi nagtatahi siya. So, anong una niyang gagawin? Okay. Una niyang gagawin, pag-iisipan niya, ano bang gusto niyang klaseng behikulo na gamitin pagne-negosyo? Tatlo po yung common forms dyan. Tatlo. Meron pang iba daw, pero pag-usapan natin tatlo. Natin para hindi boring kasi hapong tapat. Corporation, partnership, Sociedad Anonymous, mga anonymous societies, kung saan nakapag-negosyo na sila noong sinaunang panahon pa, hindi pa ho tayo lahat pinapanganak dito. So hindi yan bago na ngayon lang. Pati yung partnership, matagal na po yan. Sobrang tagal na po yan. In fact nga po, yung ating code on partnership, hiniram lang po natin sa ibang bansa yan at ibang bansa naman po. Yung code of partnership po natin na galing po sa Estados Unidos yan, sa US. At matagal na pong batas yan sa US. Okay, so bigyan ko sila ng feedback habang sinishare mo ang bagong video. Ayan, video. Po, kakashare ko rin lang po kasi medyo naputol kaninang ating connection sa live streaming sa Facebook. So again, isishare po yan sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. At andito rin po yung pinapalabas sa DZRJ, 8:10 a.m. na Facebook page. Ayan po. So siguro habang... Ayan, sige, Attorney. So
mamaya yung corporation, si Attorney Carlo po mag-expound mm-hmm. doon. Simulan natin sa pinakasimple, yung sole proprietorship, no? Kadalasan naririnig natin ito, sole prop, single prop, di ba? Yan po ang pinakasimple. Ito po yung nire-rehistro sa DTI o Department of Trade and Industry na naririnig po natin. Kung halimbawa, ito nire-recommend namin to pagka you want to start small, gusto nyo mabilis, simple kasi mabilis talaga ang pagre-register nito. Bibigyan ko lang po kayo ng disadvantage. Kasi kaya to gusto ng marami kasi simple, no? Ang disadvantage dito kasi ikaw mismo, kung sole proprietorship ang nire-rehistro mo, ang may-ari, isa lang magre-rehistro po dito yung may-ari, no, ay siya ang liable, personally liable, unlike sa corporation. Sa sole prop po kasi, parang nakakabit sa iyo to bilang tao, ang iyong sole proprietorship, ang iyong business. So, halimbawa, worst case scenario, nakunod, eh, marami kang utang sa iyong mga creditors, tapos hindi mo mabayaran ang mm-hmm. iyong negosyo, eh, personal assets nyo po as a sole proprietor, maaring hatakin and can be held liable to pay for the debts of the sole proprietorship. So, yun po yung drawback doon. Pero syempre, hindi naman natin iniisip mangyayari yun. Kung gusto nyo lang to start small and be simple about it, sole proprietorship po ang pinakamadali. Now, paano kayo magre-rehistro ng isang sole proprietorship? Tatlong paraan, no? Sabi nila, pwede po kayong personal, magpunta po kayo sa DTI. No? Sa DTI, may mga regional offices yan. May national office din ng DTI. Second, pwede po kayong magpunta sa mga negosyo centers. Ang negosyo center, ito po ay minamanage ng DTI, also in partnership with the local chambers of commerce mm-hmm. and the local government. Tulong-tulong po sila, nagpapatakbo ng negosyo center. Meron po doong office mismo ng DTI. So, pwede kayong magpunta doon para magrehistro ng inyong sole proprietorship. And third, eh pwede na ho, alam nyo, Attorney Carlo, ano na tayo eh, medyo high-tech na. Mm-hmm. Pwede po ng online registration, okay? At napakadali nito. Nakakatuwa na meron na tayong ganito ngayon kasi kung meron tayo nito last year, a few years back, maraming tao nang papapangiti. Ako kasi nakita ko to last year, napangiti rin ako kasi sobrang dumali ang buhay ng karamihan. Nako, pero Attorney Carlo, let me just warn you, hindi naman sa sinisiraan ko yung online registration. Mm-hmm. Pero kasi sinubukan ko to, I think a couple of years back. Mm-hmm. Medyo kasi ang dami pang glitches. Ewan ko kung naayos na nila. Parang nagahang siya, tapos ang tagal ng feedback. Mm-hmm. Ilang araw bago, ito parang na-stuck siya ng 3 days, tapos nadagdagan ng 2 days. So, hindi ko siguro maipapayo based on my personal experience. Kasi alam niyo ba, kung nagpunta kayo na negosyo center or DTI main. Tapos na yun. Tapos na yun. Alam mo, experience ko ah, mm-hmm. 30 minutes, tapos na. Piniprint na rin lang nila yung certificate mo. Hindi na yung dati yung pinipila pa yung certificate dun sa bossing. Ah, eh kung talaga? Naka-lunch break si bossing, hindi mapipirmahan. O, paano naka-uwi? Babalik ka na naman. No? So, as fast as 30 minutes, hindi ko alam kung maswerte ako o ganun na ka-efficient, eh na-issue na yung certificate ko mm-hmm. ng sa sole proprietorship. So, I'm sure ganun din yan eh, mga 1 hour to 2 hours. Mm-hmm. Lalo na kung sa negosyo center. Kasi maraming hindi pa nakakaalam mm-hmm. ng negosyo center. So, talagang walang kapila-pila. Unlike, di ba dati, parang dun lang sa main, dun sa Buendia. Mm-hmm. Lala ko yun eh. Whole day ang pilahan. Huwag na kong kayo matakot. Hindi na ganun ngayon. Hindi na ganun. As in, hindi na. Kahit sa regional offices, magpunta kayo. Saka mamaya papaliwanag natin, hindi na ganun yung pagkuha ng business permit dati kasi araw yeah. ho ang inaabot yan. Ay, araw hindi natin talaga. Alam. Depende sa city. Mamaya na yan. Hindi, so, huwag kayo maganda. Hindi ako magbamagit ng mga city notorious dyan, di ba? Mga nare-reklamo. Pero sige, so anong gagawin mo? Gusto mo na sole prop, punta ka. Let's say, gusto mo pumunta sa negosyo center or sa DTI. So, ano isasubmit mo? Madali lang po. Talagang streamline ng DTI para napakadaling magrehistro. Mm-hmm. Ang application form, if you fill up nyo lang po yon, at saka government-issued ID. Ganun lang kasimple. Ganun lang. Tapos hindi yung dati na dami-dami hinihingi mga requirements, kung ano-ano na walang kwenta, eh, binago na ho nila yon, no? Kaya, ang ID po, pero hindi yung kung ano-anong ID, warning lang, baka naman kasi dadalhin nyo yung company ID, eh hindi ho yun. Kailan ho government-issued ID? Palagi nyo hong gamitin o dalhin ang government-issued ID ho nyo. Ano ho ba yan? Yung passport? Or yeah. Meron dyang postal ID? O kaya voter's ID? Basta ho may picture, tsaka may pirma nyo
at merong date of birth nyo, pwede na ho yan. Pero government must, and of course, basta government issued, lisensya. Tinatanggap na rin po yung NBI clearance, police clearance. Kasi yung iba, walang ID. Meron ako mga kilalang ganun. So, paano yun? Tanong nila. Yun po, kumuha lang po kayo ng police clearance o NBI clearance, i-present nyo. That will be considered as an ID. And siguro para dun sa walang ID, meron ho yung postal ID. Nabalitaan ko, madali lang kumuha nito eh. So, isa sigurong maganda na magkaroon kayo ay isang government-issued ID. Alam din natin, merong bill na isinusulo ngayon, yung parang sa national ID system. Pero iba pa ho yun. Pero at least ho ngayon, habang wala pang batas at nangangailangan maski mga bangko ng government-issued ID, kumuha na ho siguro kayo sa Philippine Postal Corporation, sa post office lang ho yun. Ay, madali lang yun. Madali lang yun. Pag meron tayong clients, no, walang ID, doon natin sinu-forward. Mm-hmm. Tapos senior citizen ID, pwede rin po yun na gamitin ID. So sabi ko sa inyo, ID lang po ang papapresent nyo. Dali nyo po yung original ha, kasi kukompare nila yun. Hindi naman pwedeng photocopy lang kasi alam mo naman, madaling i-doktor yan, di ba? Yung mga ID. So dali nyo po yung original at application form. Isasubmit nyo po yan doon sa DTI, may mga counter po sila. At ang konti lang talaga ng hinihingi ng detalye. Una, handa po kayo dapat kung ano yung proposed name, anong gusto niyong pangalan ng inyong kumpanya. Mm-hmm. So maglista po kayo ng tatlo in order of priority. Kasi ganito ho ah, bawal po kasi namang irehistro ang may kaparehas na. Oo, syempre naman kasi malilito yung mga tao, 'di ba? Hindi, may iba kasi parang gusto nilang maki-ride on, 'di ba, sa kasikatan. So hindi po pwedeng apply yung Jollibee. Bawal 'yon. Meron ng Jollibee. Magagalit sa atin si Jollibee yan, baka tusukin tayo. Hindi lang yun. Oh, sounds like, di ba, Jollibee. Di ba? Jollibee, yeah, ganyan. Oh, di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi tatanggapin ng DTI yun. So, mag-isip kayo ng unique naman kasi syempre dun makikilala inyong kumpanya. Tapos, ang hihingi nilang detalye sa application form, yung address. Be prepared din yung address ninyo. Also, yung sa inyong owner's full name. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakakabit to sa may-ari. Oo. Oh, and then, address nyo, birthday, tin. Kailangan may tin kayo ha. Hindi pwedeng pupunta doon walang tin. Yung sa address, Attorney Nikki, maganda siguro na pangunahan ko lang yung mga nakikinig at nanonood na isipin nyo kung meron ba kayong opisina na gagawin or gagawin nyo ba sa bahay ito. Now, ano lang, warning lang, kung sa bahay nyo kasi ito gagawin, make sure na nasa isang lugar kayo na pwedeng magtayo ng opisina. Kasi pagkatapos yung makakuha ng DTI na registration, kailangan yung kumuha ng business permit. Ayun, hindi nagtatapos yun doon. Oo, hindi sa lahat kasi ng lugar, ini-issuehan o pumapayag ang local government na magtayo ng negosyo. So, minsan magpapaalam ka pa sa barangay, may barangay clearance ka. Now, paano kaya kung yung bahay mo ang gusto mong gawing opisina, pero nagkataon na hindi pala pwede kasi hindi pwede magtayo ng negosyo dun sa residential area kung saan ka nakatira. So, paki-check rin muna 'yon bago ka mag-decide na dito ka magne-negosyo. Mamaya ho siguro pag-uusapan natin, pahapyawan natin 'yan sa business permit, okay? So, ngayon na ganun lang ang mga detalye, no, ilalagay mo sa application for. Ito may importante, scope of business. Ganito kasi 'yan. Baka kasi nagtitipid ka, meron ka kasi babayaran ng government fees kung gusto mo mag-rehistro ng isang sole proprietorship. Kung barangay based 200, kung municipality ay 500, city, regional 1,000, national 2,000. Ngayon, baka nagtitipid ka. Sabi mo, gusto kong 200 na lang yung barangay, ganyan. Hindi ho suggested yun. Alam niyo bakit? Ito, example ah. Let's say, meron ka negosyo na gusto magbenta ng damit. Nag-rehistro ka dyan sa barangay Plainview, let's say sa Mandaluyong. Nagtipid ka eh. Gusto mo 200 lang bayaran mong filing fee. Ngayon, sumikat. Sumikat yung mga produkto mo. So, gusto mo magtayo ng branch. Halimbawa, gusto mo magtayo ng branch sa Pasig. Sa Pasig. Rehistrado ka, barangay lang, sa barangay Plainview, Mandaluyong. Paano na yon? Pag ganyan, pinili mo barangay, talagang magre-rehistro ka ulit. Magpa-file ka ulit sa DTI ng bagong sole pro. Ngayon, kung pinili mo yung national, nagbayad ka ng 2,000 pesos, ibig sabihin ng national, ang saklaw ng negosyo mo buong Pilipinas. So, kung nagtayo ka ng negosyo sa Mandaluyong, tapos bigla nag-expand ka sa Pasig, Quezon City, o kahit pa sa Mindanao, hindi mo kailangan mag-rehistro ulit ng isang bagong sole proprietorship. Isa lang ang registration mo, yun lang.
Okay? Ang magkakaiba lang dyan sa mga business permit, pero isa lang ang magagamit mo. Dahil national ang pinili mo. Mm-hmm, pero kung pinili mo lang barangay o city, doon ka lang limited magne-negosyo. Kaya ang suggestion ko sa inyo, piliin nyo na yung national na scope. Malay nyo, umasenso, at gusto nyo mag-expand, hindi na kayo magre-register ulit. Diba? Ayan. So, ganun lang kasimple. After 30 minutes, 1 hour, kuha nyo na ho ang inyong DTI registration. Ito po ay valid for 5 years, no? And can be renewed. Renewable after. Po. Pero may bayad po yung renewal, I'm assuming, kasi meron naman mga proseso na pagdadaanan nyo. So, ihanda na rin po natin yung sarili natin sa ganung eventuality. Ayan. So, ganun po ang pagre-rehistro ng isang sole proprietorship sa DTI. Mm-hmm. Diba? Napakasimple lang po. Eh, paano naman kung gusto mo magrehistro ng korporasyon? Sabi mo, lima kasi kami, magkakaibigan, gusto namin magnegosyo. Mm-hmm. O, paano yun? Corporation. Corporation. At bago namin kayo turuan paano magrehistro ng isang korporasyon, kailangan po namin muna mag-pause for a short break. Huwag po kayong aalis, no? 2:30 na po, babalik po ang Buhay at Batas. This time check's brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hello there. Doc Rico here. Madalas ba sumakit ang ulo at batok niyo? Lagi ka ba nahihilo o hindi nakakatulog at laging irritable? Baka may high blood kayo. Sa panahon ngayon, lalong dumadami ang mga taong may hypertension. Hindi lang yon, pati mga teenagers ay nagiging high blood na rin. The answer lies in our diets and lifestyle. We rely heavily on instant, processed, and fast foods which lack nutrients and are loaded with processed salt, sugar, bad oils, and chemicals. Marami sa atin hindi uminom ng tubig, puro soft drinks at artificial juices. We rely on medications to fix everything for us and to make us feel better. We do not exercise. Lagi tayong nasa harap ng TV o computer o hawak ang phone. Tandaan natin, it's not just our fingers that we need to exercise. Hindi nakakatulong ang sedentary lifestyle. We do not get enough sleep. Tama nang pupupuyat. Sleep at least 7 hours daily. It's no wonder we are overweight, sickly, at lagi mataas ang presyon. If you want to have a normal, healthy blood pressure and want to keep it that way, you need to make a few but impactful changes in your diet and lifestyle habits. Remember, hypertension is a diet and lifestyle disease. Kung gusto niyo gumaling, make the change. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabelia@gmail.com. Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido. Ang STL nasa probinsya kahit dito sa Metro Manila. Nakakapaglaro na rin tayo ng STL game 3 times a day. Maaaring manalo. Bili na ng mga tickets sa inyong favorite authorized STL sales representative and agent para makasali at manalo. Radyo Bandido, 810 AM. Welcome back po. Ito po ang Buhay at Batas. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Sa mga kaka-tune in po, pinag-uusapan po namin, nagtuturo po kami sa inyo kung paano magnegosyo ng legal sa Pilipinas, mm-hmm. Di ba? So kanina po, bago po tayo nag-break, ay tinuruan namin kayo paano magrehistro ng isang sole proprietorship sa Department of Trade and Industry. Napakasimple lang po. Kayang-kaya niyo po. Hindi niyo po kailangan ng mga abogadong tulad namin. Mm-hmm. Makakatipid po kayo kung kayo na lang po ang gumawa niyan. Bago po tayo magtungo naman sa paano magrehistro ng isang korporasyon, sasagot po tayo ng mga katanungan na pinadala po sa amin sa Facebook. From Salome Mandiges, sabi niya, good morning, ma'am, sir. Tanong lang po tungkol sa lupa. Yung lupa ng kaibigan ko ay minana sa ama niya. Yung ama niya, may kaibigan, pareho sila retired soldier. Nagkasundo sila na hatiin yon, pero verbal lang. Patay na yung magkaibigan na yon. Yung anak ng kaibigan na yon pinasurvey ang lote na hindi alam na tagapagmana ng kaibigan ng tatay niya. Ang lumabas sa plano, hindi hati. Ngayon, nagprotesta ang kabila. Tanong ko po, pwede po bang baguhin ang plan? Hindi pa po titulado. Sana po masagot ninyo. Salamat po.
Ayan, Attorney Carlo. So, parang merong magkaibigan, no? Tapos may lupa. May lupa, nag-usap sila. Sila lang, verbal. Hatiin nila. Hatiin nila, pero walang kasulatan. Tsaka hindi sa akin malinaw kung sino ang talagang may-ari ng lupa yun na niya. Yun. Oo. Merong mga kulang dito, eh. Tapos, sabi niya, namatay naman. Mm-mm. Yung isa. Eh, ang sigurong pang problema niya, yung mga anak, di ba? Na paano ba yan? Eh, i-owner ba yan? Pursuant dun sa kasulat, sa kasunduan nila na wala namang kasulatan, tumuloy ngayon yung isa na ipasurvey. Pero ang nangyari, mukhang hindi sinurvey ng dalawa. Yung nangyari, parang sinurvey para sa kanya lang, lumalabas isa lang may-ari. So, ang tanong, eh, pwede ba raw baguhin ang survey kahit since hindi pa naman titulado? Mm-mm. Now, yun nga, siguro assume natin yung ilang mga bagay dito. Tingnan natin, sino ba muna ang may-ari ng lupa na yun? Yung pag-aari, hindi ko sinasabi na kailangan yung titulo na kapangalan sa isa kasi alam naman natin hindi siya titulado. At maaari po yun na yung isang property, hindi pa titulado pero pag-aari ng isang tao. Ang tinatawag ho dyan ay ownership by way of acquisitive prescription. Ang ibig sabihin ho nun, kung tatayo ka sa isang lote na hindi pag-aari ng maski sino man ng 10 taon at sinasabi mo sa buong 10 taon na yun, ikaw yung may-ari ng kinatatayuan mo na lote, maaari mo siyang makuha. Isandali lang. Ano po, general lang po yung sinasabi na yan. Kasi baka ma-encourage kayo. Baka maghanap na kayo ng bakanting lote, tayuan nyo ng bahay, magsa-squat kayo. Siguro ibang topic natin pag-usapan yung tungkol sa acquisitive. Pero ito matagal na po ito, eh. Tsaka nung matagal na rin po, marami pa po mga lote na available pa po na pwedeng makuha by way of acquisitive prescription. May ganun pa ba? Yung parang tatayuan mo lang ng bandila sa'yo na? Ano ba yun nung panahon so, pa yun? So, i-assume natin dito na yung tatay nung kaibigan niya, yung unang may-ari nun. Oh, sige. Tapos, yung lote na yon ipinamahagi niya o ihinati niya dun sa kaibigan niya na kapwa niya sundalo. O sige, ito muna sagutin natin. Pwede ba yun na verbal lang? Wala silang kasulatan ng paghahati? Hindi pwede yun. Okay. Kasi pag pinag-uusapan natin lupa, kailangan ho may papel ho na involved dyan. Mm-hmm. Pero meron naman nung exception dyan sa rule. Kunwari, meron kayong binili na lupa, nagkamay lang kayo, pero nagbayad na kayo, labas na ho yun sa rule na sinasabi ko. Dito kasi wala namang nagsasabi na merong consideration o pera na ibinigay. Wala rin sinasabi na meron ng nilagay doon na bahay o itinayo ng struktura para sabihin na consummate na yung agreement. So, ibig sabihin, parang nasa kasunduan stage pa lang sila. Okay. At ang sabi po ng batas natin, kung nasa kasunduan stage pa lang kayo, hindi po pwedeng isakatuparan yung kasunduan na yan kung walang kasulatan. Eh, hindi nga sumusunod daw yung kabila. Eh, paano yan, Attorney Carlo? Well, dun sa assumption po natin na yung ama nung kaibigan niya ang unang nagmay-ari ng bahay na yon at inihati lang dun sa kapwa niya sundalo na kaibigan niya, ang maninatili po na may-ari nun, yung unang owner, yung ama nung kaibigan niya. So, ayun. Pwede niyang ireklamo yung survey na yon. Pero marami ho tayong assumption dyan. Ulitin ko lang ho yun. Dahil hindi ho sa atin malinaw kung ano yung facts na pwede natin sagutin yung tanong na ito. Sige, salamat. Mm-hmm. Sana nasagot namin sa lume ang iyong tanong. Mm-hmm. No? Anyway, so going back to our topic, paano ba magtayo? Kung gusto mo naman korporasyon, paano ba magtayo ng isang korporasyon? O, take it away, Attorney Carlo. Korporasyon, unang-unang ho sa SEC ho yan. Yung dati ho nating SEC katapat ng POEA, pero ngayon hindi na po dun siya. Oo. Sa Manila na po siya. Di ba Pasay? Pasay pala, sorry. Okay. Mahina ako sa jurisdiction. Mm-hmm. Sa may PICC ho siya, doon sa area na yon. Now, kung gusto nyo ho magtayo ng korporasyon, bago ho last year, bago lang to, no, November 2017, meron hong inintroduce na bagong proseso ang SEC. Mm-hmm. Ayan na naman po, computerization na naman po. Oo. At malayong-malayo ho ang pinagkaiba ho ng computerization na to doon sa nakagisnan ko na demano-mano na pagrehistro ng korporasyon. Dati kasi, merong nabibili pa na Green Lane form, tinatawag natin. Green Lane tapos, form. Tapos, maghanap ka ng typewriter. Parang hirap na hirap ako maghanap ng typewriter. Wala at na yata nagbibet ng typewriter. Bawal magkamali. Oo. Kasi pag nagkamali ka, countersign. Sayang. Oo, tsaka sayang yung page kasi original yun, eh. Ano yun? Yung parang 5 kopya ho yun na isang dokumento na nakabound lang na isa, tapos dun mo itatype
yung mga, sa mga blanco. Yung pag mga, nagkamali ka rin sa original na yun, naku, problema po yan. Eh, tayo naman, kinalakihan natin yan, Attorney Carlos. Sanay tayo dyan. Alam mo yung, mm-hmm, anong tawag dun sa papel para ma-duplicate siya? Ay, yung ano, carbon paper. Carbon paper, ganun, mm-hmm, di ba? Papasukan mo ng carbon paper bawat mga pahina para isang type-type ka lang, di ba? Mm-hmm. Tapos pag nagkamali ka ng type, liquid paper. Wipe out. Wipe out ba dyan? Wipe out. Ganun po dati. Pero dati, ngayon naman, kasi may computer, di ba, pwede naman, mm-hmm, i-print out. Mm-hmm. No? Pero may magandang innovation, ika nga. So, lahat po ng input natin na detalye sa computer na po gagawin, sa website ng SEC, sa ayun, registration. Now, pag nag-input po tayo doon, kailangan natin syempre ng pangalan ng korporasyon. Tapos, mm-hmm, isa-search po yun sa database ng SEC. At pag wala naman pong tumugma, nakapareho siya, o okay yan yun. Para magkakaroon ng green na pwede kang mag-next. Ganoon naman ka rin sa computer. Pero pagka hindi, kinamayrahanda ka, di ba, sa mga alternative mong pangalan. Kasi hindi ka makakatuloy sa online registration. Pag hindi ho pwede yung pangalan ninyo, pero tingin nyo naman, ibang-iba nun sa sinasabi ng program ng, sa computer na pwedeng kapareho nyo, pwede nyo i-appeal sa commissioner ng SEC. Umaabot ho yung appeal ng isang linggo hanggang dalawang linggo. Kung pwede ho kayo maghintay ng ganung katagal, i-appeal nyo ho. Pero kung nagmamadali ho kayo, palitan nyo na lang yung pangalan na gusto nyo gamitin sa korporasyon. Now, kasunod sa pangalan, ilalagay ho din yung address ng korporasyon. Alin, ulitin ko ho, pareho ito sa DTI. Isipin nyo kung pwede magtayo ng negosyo doon sa principal office na gusto nyo. Kasi kung hindi ho pwede, naku, hindi ho kayo makakapagtuloy doon. Hindi kayo makakuha ng business permit. So, alamin nyo ho muna yun. Ito lang just a quick warning. Mm-mm. Kasi parang touch move to. Pag-isipan nyo na kung ano yung gusto nyo mga detalye. Kasi, halimbawa, yung address, man, narehistro ka na. Mm-hmm. Gusto mong palitan. Hindi basta-basang magpapalit ka lang. Kailangan may amendment ka pa of the Articles of Incorporation na mas madiwara pa kaysa magrehistro ng bago. Totoo. Maraming mga hinihinging dokumento. So, hindi ho basta-basta kung gusto nyo magbago, eh, pwede nyo gawin. Mm-hmm. Eh, kailangan may mga ganyang klaseng proseso. So, pag-isipan ng mabuti. So, sumunod ho, yung Article 3, yung mga purposes. Ano ho ba yung gusto nyo gawin sa pagtayo ng korporasyon? Huwag nyo ho isama din yung gusto, yung pwede kayong bumili ng lupa or pwede kayong... Pwede naman general, di ba? General yung mga purposes na yun. Bumili ng lupa, magrenta, umupa, magbayad, kumuha ng utang. Kasama na ho yun, implied. Ang kailangan nyo isipin, ano ho ba yung klase ng korporasyon o negosyo na gusto nyo gawin yung korporasyon? Mm-hmm. Yun ho yung sa primary purpose. Kailangan ho yun, ha? Kasi hindi pwedeng parang, wala lang, basta negosyo. Di ba yung ganun? At may limitasyon ho yan. Oo, kasi yung mga limitasyon ho dyan, hindi ho kayo pwedeng maging bangko. Hindi kayo pwedeng magtayo ng eskwelahan ng basta-basta. Hindi kayo pwedeng gumawa ng insurance company. Hindi kayo pwedeng magbenta ng barelo, explosives. Pwede yun, pero may iba pang step. Pa. Yun nga, oo, so sinasabi ko na hindi pa. Kasi nandun na tayo sa stage na gumagawa ng kayo ng korporasyon. Mm-hmm. So, meron hong mga klase ng mga industries sa kumpanya na pwede rin lang mga Pilipino lang yung mag-own. Eh, kung meron kayong incorporators na ano na hindi Pilipino, ay kailangan nyo isipin din yun. Ano, magbebenta kayo. Mm-hmm. Simple, magbebenta. O, hindi po pwedeng mga foreigner nandyan, di ba? Kasi retail trade ang pinag-uusapan. Retail trade ang pinag-uusapan dyan. May mga special rules yan, pero next time na lang kasi medyo boring kung pagsasama i-ano natin specific ngayon. Tapos ho nun, pagkatapos yung makuha yung purpose, then kailangan nyo na limang tao. Ulitin ko, lima. Hindi ho kayo mag-isa, hindi rin ho dalawa ng party nyo, kailangan nyo na lima. O sige, putulin kita sandali dyan na okay lang. Meron kasi tayong caller, si Larry Ke from Lagro Fairview. Mm. Pasok po tayo, Larry. Larry, good afternoon, Larry. Good afternoon. Opo, itatanong ko lang ho, ano ho ba ang aking dapat gawin kung may 4 na taon ko na po kasing pinatitira ng walang bayad dun sa maliit naming locals housing yung kaibigan ko sa simbahan. Okay. Ngayon, pagkasunduan namin na simula Enero itong taon na to, uupa na lang siya. 64 square meters po ito. 64 square meters. 3,000 lang po yung napagkasunduan namin. Mula nun, hindi na po siya. Hindi na nabayad. Hindi na nakapag-usap. Tapos, niayaw hong pumirma nung kontrata. At lahat po ng tawag ko, hindi po niya sinasagot. Pag pumupunta ako doon sa bahay namin, Pero nandun pa rin ba siya sa lugar? Po? Nandun pa rin ba siya sa lugar mo? Oo. Okay. Nagsimula ng isang pamilya ngayon, 3 na sila. Gaano ang total ng pagkakautang sa'yo? Wala po. Wala pa. Dahil nga ngayon lang taon magsisimulang magpabayad kayo ng renta. Actually, ang totoo niyan, although laway lang, sabi niya noon,
siya na lang ang magbabayad ng amilyar. Mm-hmm. Umabot na ho sa 10,000 yun eh. Sabi mm-hmm. lang niya, sige, tutulungan kita, patitiran kita sa bahay ng walang bayad. Bayar mo na yung amilyar, mga 1,000, isang taon lang yata yun. Mm-hmm. Eh, mula noon. Mm-hmm. Kaya umabot na ho ng 10,000. Mm-hmm. Nako, so ang ganyan sa... 10,000. Oo. Nasulatan mo na ba siya ng demand letter, Larry? Hanggat maaari ayo. Kasi simbahan po, naging kaibigan ko po to sa simbahan eh. Mm-hmm. Ay, maganda si again po to eh. Larry, baka maganda siguro. Dalin mo muna sa ano sa pamamaraan ng ano ng simbahan. Yung meron naman mediation siguro doon, merong isang mamamagitan na pwedeng dumulog sa yung ano sa reklamo mo at pwede namang patawag din yung kaibigan mo para magkausap kayo ng masinsinan. Yung simbahan kung saan ho siya miyembro, mm-hmm. hindi ho ako doon miyembro. Ah, okay. Marin iba ho to. Lumipat sa haba ho ng panahon. Mm-hmm. Hindi na ho siya. Tsaka, totoo lang po, hindi na rin ako pala simba. Ah, ganito na lang, Larry. Kasi actionable naman, mali naman ang ginagawa talaga sa'yo. Uh-huh. Dahil wala silang karapatan doon. Kung hindi lang pinahintulutan mo, eh, yun lang ang basis ng pagstay nila. Kung ayaw mo ayaw lang, ko na ho sana umabot sa usaping legal. Mm-mm. Yung pero mukhang wala ka na magagawa, Larry. Eh. Hindi, ito, ganito muna. Uh-huh. Kasi ang usual na process dito is magpadala ka ng demand letter. Sulat. Yeah. Sulat na kailangan klaro yun na I am demanding o nanghihingay na ako ng bayad sa pagkakautang. Dapat may ganung pangapananalita, hindi request. Bibigyan mo sila ng kumbaga tanning ng ilang araw para mag-comply sa demand mo. A minimum of 5 days ang kailangan nakalagay dun sa at sulat mo. At least 5 days. Oo. Ngayon, kung hindi sila sumunod, kung ako sa'yo, pa-receive mo yan either personally o ipa-registered mail mo para may pweba ka. Kasi yan ang mga kailangan in case umabot sa korte. Yan ang mga proof niyan. Ngayon, kung hindi pa rin umubra, dalhin mo sa barangay. Mm-hmm. Sa barangay kasi merong conciliation naman na ginagawa dyan. Baka ang mga lupon. Hindi mandatory to kasi. Na-record ko po dati kasi mm-hmm. meron akong tape recorder noong July. Nag-usap kami noong isang taon. Eh, humihingi siya ng palugit na Enero na lang daw kasi nung mm-hmm. bandang August daw, ipakakasal niya yung anak niya. So, mm-hmm. umayag naman ako. Mm-hmm. Pero ganun na nga ako nauwi sa ganun. Nasa kasulatan ba ang kanyang... recorder. Wala po. Recorded lang po. Mm-hmm. So, well, ito, pwede mo namang ulitin. Mas maganda kasi kung meron siyang hinihinging konsesyon, ilagay mm-hmm. sa kasulatan at papirmahan. Sa kanya mo, at sa'yo. Ibig sabihin, hindi pwedeng verbal lang. Ko, kasi bahay ho ng misis ko yun sa Senate Housing nung dalaga pa siya. Mm-hmm. NHA empleyado kasi dati siya ng NHA. Mm-hmm. So, kanya yun. Ang sabi niya, wag mo nang paupahan, paalisin na lang. Oo. Yun ang... Saka sinabi ko na po sa kanila yung papaalisin na lang, lisanin na lang. Mm-hmm. Pero mula noon, nagbago ho yung pakikitungo sa akin, talagang... Ayoo. Oo. Pamisa niya ng hirap, ikaw na tumulong, tapos sa huli, parang ikaw masama, no? I'm sure. Hindi ho kaya ako matulad sa kadamay. Ay, hindi. Hindi naman. Hindi po. Hindi yun. At saka pangalawa, so, pag gawin man yun, wala talaga siyang karapatan doon sa lupa mo. May legal action ka naman pwedeng gawin. I see. So talagang hindi ho may iwas ang... Mauwi ho sa usaping legal yun. Oo, hindi siya sumunod. Pero sana maayos sa barangay. Usually kasi naayos din niya sa barangay. Ang kagandahan sa barangay, pag kunwari napa-appear mo siya sa barangay at nagkaroon kayo ng kasunduan na ganito ganyan, magbabayad na siya, kung hindi aalis siya, tapos hindi nasunod yung kasulatan na yun, pwede mong pa-enforce ka agad yun. Wala nang trial yun o hearings, LPC. Pero yun pong sa demand letter, pwede ho ba imbis na upa ang babanggitin ko ay yung paalisin. Ibakit na lang yes. yung bahay. Yes, pwede yun. Pwede yun. Karapatan mo yun bilang may-ari ng bahay. At ang dapat ho sumulat nun yung misis ko. Kasi pag-aari niya yun nung nakuha niya yung housing program na yes, yun. Yung owner. Nung dalaga pa siya. Yes. Mm-hmm. Oo. Opo. Ayan. Dapat ho si misis pa lang susulat. Mm-hmm. Ayan, Larry, sana nasagot namin yung tanong. Oo, laking bagay po. Kasi sa simula pa lang, against po yung misis ko talaga sa ganong ginawa ko noon eh. Mm-hmm. 4 years ago, ayaw niya. Hirap no, mabait ka, nagpakabait ka, ikaw patuloy na ano. Hindi naman, siguro may dahilan din po yan.
At least nakatulong ka. Ika-hosting kasi yun. Okay. Sige, Larry. Salamat. Okay. Ayan. So si Larry, thank you for calling. Ito may tanong si Matso 5. Yung nai-register mo sa DTI na pang barangay lang, yes, pwede bang i-amend yun to make it national in scope? Okay, pwede siyang pwede i-amend naman, pero naman. Sabi sa DTI, parang tatratuhin din siyang parang new bagong application. Okay, pero so ma-amend mo. Kung nandiyan na tayo sa ganyang sitwasyon, well, we have to amend it. Yes, so pwede. Pwede, but it will be treated as a new application. Okay, sana nasagot namin. So, okay, nasa going, na tayo? Going back sa limang incorporators. Okay. So, kailangan mo na limang tao, ha? Hindi lang, ha? Sa mga nag-tune in ngayon, ang pinag-usapan, nagtuturo po si Attorney Carlo kung paano magtayo ng isang korporasyon. So, ano yung mga required information? At lahat ng binabanggit ko na ito, hihingin ho ito pag nag-login kayo sa SEC. Okay. So, yun, yung nasa limang incorporators na ho tayo, hihingin yung pangalan, address, date of birth, tsaka number ng isang government-issued ID. Pag foreigner, passport number. Pag Pilipino man, kailangan ng TIN. Ulitin ko, kailangan ho ng TIN. At madali lang kung kumuha ng TIN, magsadya lang ho sa pinakamalapit na BIR nyo ho or sa kung saan kayo nakatira, may BIR ho doon sigurado at kumuha ho kayo ng TIN. Kailangan ho ng TIN. Ito, sa mga ano, hindi po nakakalag, incorporators, ibig sabihin nun, yung mga taong magsisimula ng korporasyon. Sa Katagalog ho, yung mga mamumuhunan o incorporators. So ano technically po, ho, sila yung nagbibigay ng pera para itayo yung korporasyon. Minimum of 5 po, kasi baka tatlo lang kayo, hindi po kayo pwede magtayo ng korporasyon. At kailangan po tao ang incorporators. Okay? Hindi pwedeng negosyo na o iba pang korporasyon. Baka korporasyon. Pwede silang maging stockholders, pero hindi siya pwedeng incorporator. Incorporator, again po, yung nagtatayo ng korporasyon. At paspasimplihan natin, meron na kasi mga impormasyon na hihingin dyan. Authorized capital stock, subscribe, paid up, ano ba yung mga bagay na yun? Ako, lalim. Sa isang banda siguro, pasimplihan nun natin, yung authorized o yung kabuuan na gusto nyong ilagay sa korporasyon. Yung subscribe ho, i-divide nyo ho by 4 yung kabuuan. So kung 1 million ho yun, divided by 4, 250,000 ilalagay nyo. Numero lang ho to, wag ho kayo magdala. Hindi pa ho to actual na pera. Tapos ano yung paid up? I-divide nyo ulit by 4. So yung 250, divide nyo ulit by 4, 62,500. But kung ho alam, hindi ako magaling sa math. Pero karaniwan ho kasing example na binibigay ho yan sa mga korporasyon. Oo, hindi lang yon. Kasi halimbawa kayo, di ba, lima kayo magkakaibigan, mag-ambag-ambagang kayo. Let's say, ambagang kayo, 10,000. Di ba? So i-ano nyo yun, divided by, let's say, ang 100 pesos is equivalent to 1 share. So, Attorney Carlo, ano bang ano? 10,000 divided by 100. Mahina ako sa math. Eh, kaya nga ako nag-abogado eh. Eh, basta yun. Diba? So, yun, yung number of shares. Kasi yun kung ano yung hawak mo. Kasi may iba sa inyo, mas maraming pera. So, mas marami siyang shares of stock na pag-aari. Diba? May iba, mas konti lang. O let's say, 1 share lang. Pwede yun. Tutuloy ko na. So, nandun na tayo sa mga tao. Authorize, subscribe, tsaka paid up. Basta divided by 4 lang yung dalawa na yun. Pagkatapos yun, hingin ko sino yung treasurer in trust. Sino ba yung treasurer in trust na to? Dati ho kasi, siguro noong mga 2015 o 2014, kailangan yung mag-deposit kung magkano man yung suma total ng paid up. Yung nabanggit kong divided by 4 na yun. Paid up capital stock sa isang banko at kailangan yung magbukas ng account doon at pakita yung certificate galing sa banko. Ngayon, hindi na ho kailangan yun. Ulit ko, hindi nyo na kailangan mag-deposit ng pera sa banko. Ang kailangan nyo na lang gawin nyo ay magpumirma ng isang affidavit na nagsasabi na merong ganitong kalaking halaga na nakatabi at nilalaan sa pagbukas ng korporasyon. Ganun na ngayon. Wow, simple. Alam nyo ba dati ho, kailangan may bank certificate. Talagang nagbukas kayo sa banko, tapos kailangan nakasaad doon, sinasabi ng banko kung magkano diniposit nyo. So ngayon pala affidavit na lang. Pero if you will ask me, mas pabor ako sa ganun. Na, kasi parang klaro eh, meron ng amount na nakatabi para sa korporasyon. Pero of course, to each his own kung anong mas madali, syempre, yun ang gagawin natin. So, okay, pag natapos na lahat yun, meron pang bylaws, pero form lang ho yun sa SEC. Oo, meron na sila noon, so hindi nyo na kailangan mag-isip noon. Pag na-fill up nyo ho lahat ng yun, pwede nyo na i-print yun, papirmahan, panotaryohan, at i-upload sa SEC. Ah, ina-upload na lang? Na-upload sa SEC. Wow. Hindi mo physical dadalhin? Dadalhin mo later on. Pero pag-upload mo, maghihintay ka lang ng sagot galing sa SEC, electronic na rin ho. At pag nakuha nyo yung sagot na yun, ang sagot na yun na normally nagsasabi, pwede na kayo magbayad sa pinakamalapit na bangko na nakasaad doon. So pag pwede na kayo magbayad, ibig sabihin wala hong problema. At kung susundin naman niya yung proseso, walang masyadong ano, kung nakapagbayad ka na, okay na?
pwede mo nang dalhin yung ano, yung dokumento na notaryado pati yung resibo na nabayaran mo at mag-aantay ka na lang ilang araw para ma-issue yung certificate of incorporation. Ganun, dadalhin mo pa rin doon. Dadalhin pa rin. So, pero para sa yung online. Ikumpara mo din dati, yung maganda kasi dati, yung merong pang ano, merong pang green lane form kasi yung green lane form, pag pirmado mo lahat 'yun, bibilin mo lang si SEC, pag panotaryo, iwanan mo doon. Pagbalik mo, yun na kagad, rehistrado na kagad yung corporation. Pero syempre, alam mo naman, lumang practice na yun. Panahon sana, ni Marcos yan, ano, nagbago na sila SEC. Kasi alam mo talaga, medyo masalimuot yung mga experiences ko dyan paminsan. Talagang, alam mo yung ang haba-haba ng pila, tapos nakikita mo yung nasa teller, nasa cellphone, ang daming nagwawala dyan. Siguro yung mga paralegal, they can relate. Ang daming nagwawala dyan sa SEC kasi notorious ba yung ibang frontliners, hindi sila pero, customer-oriented. Nakakatuwa rin naman, meron mga malls na branches ng SEC. Meron sa Robinson's Galleria. Pwede sila mag-submit doon? Merong mga certain, iba't ibang klaseng dokumento o application na pwedeng tanggapin ng mga malls, ng mga branches, regional offices ng SEC sa mga malls, located in the malls. So yun po yung sa online. No? Pero pwede rin silang physical, magpunta po sila doon sa mga satellite offices sa malls ng SEC or sa SEC main mismo sa Pasay. Doon nila gagawin yun, yung sinabi kong proseso, ganon. Eh, ayaw mo na lang sa laptop mo. Yung proseso naman sa partnership, pareho rin ho yun. Pareho rin yung mga nabanggit ko. Except na imbis na limang tao at least, ito naman at least two. At least two. So, mas konti na. Tapos, okay, so meron din kailangan information siya pero malapit na tayo matapos. 5 minutes na lang. So, siguro in another episode tayo mag-expound dito sa how to incorporate. But anyway, sabi mo, okay, lahat na-approve ng SEC, rehistrado ka na. Now, ang kagandahan sa registration ngayon sa SEC, kasama na hujan, pati rin sa DTI, pati rin yung sa partnership na didiscuss natin sana, kasama na ho dyan yung BIR TIN ng korporasyon o ng sole proprietorship, kasama na yung SSS number ng ano ng kumpanya, kasama na dyan yung ano yung PhilHealth number ng kumpanya, kasama na rin dyan yung Pag-IBIG number ng kumpanya. So dati ho pagkatapos ho kasi nitong form na to ay pipila na naman ho kayo sa PhilHealth, SSS, Pag-IBIG para kumuha ng mga tsaka BIR para kumuha ng mga number na yan. Ngayon ho nakasama na ho yan sa business registration system ng DTI tsaka SEC. Okay, sige, Attorney Carlo, pahapyawan ko lang na mabilis. Ganito ho, kung gusto nyo magnegosyo ng legal sa Pilipinas, mamimili kayo ng business vehicle. Ang karaniwan dyan, corporation, sole proprietorship, or partnership. Tinuruan namin kayo paano mag-register ng corporation at sole proprietorship. Pero hindi po nagtatapos dyan. So, pag naka-register ka na as a corporation or either a sole proprietorship, hindi pwedeng magnegosyo ko kaagad, no? Meron ka pa, magre-rehistro ka pa, no? Magre-rehistro ka pa sa BIR, yung kumpanya mo, re-rehistro ka pa sa SSS, yung kumpanya mo, tsaka empleyado mo, PhilHealth, kumpanya mo at empleyado mo, at Pag-IBIG, magre-rehistro ka doon. At hindi pa nagtatapos doon. Siguro yung pag-ikuha ng business permit, talakayin natin yan sa ano sa isa pang episode natin. Maganda siguro, para lang malinaw sa ating mga tagapakinig, bakit ba ako pipili ng sole prop? Bakit ba ako pipili ng korporasyon? Bakit partnership? Ano bang pinagkaiba, Attorney Carlo? Hindi lang sa pangalan yan. Yung, kasi kung sole prop, nakadikit yung sabi ni Attorney Nikki kanin, nakadikit sa tao yan. So pag nagkautang yung kumpanya, pag nagkautang yung negosyo, utang rin yan ng kumpanya, ng sole proprietorship. Yung tao. So yung electric fan mo, pwedeng hatakin. So kunwari, may restaurant ka, tapos sa restaurant mo, merong na-injure, kung ano mo, sumakit yun siya, nagreklamo, nagdemanda, nanalo. So, pwede bang lumusot yung demanda na yun? O pwede bang i-claim yung kiniklaim nung nagdemanda dun sa may-ari ng restaurant? Ang sagot ko, yes, pwede. At pwede diba? Bang, o walang pera, let's say, yung may-ari, diba? Pwede bang hataakin yung kotse? O property, yes. Yun yung diferensya. Kung korporasyon naman yan, hindi. Ang korporasyon kasi hiwala yun sa mga mamumuhunan niya o incorporated. May sariling pagkatao ang isang korporasyon na hiwalay sa mga bumubuo sa kanya ng mga stockholders. Kaya kung may utang ang korporasyon, hindi ho lulusat yun dun sa assets ng individual na stockholders o mamumuhunan. So ang liability mo lang, paano yung pagmembro ka ng isang korporasyon, kung stockholder ka, anong liability mo? Kung ano lang nakasaad dun sa Articles of Incorporation na subscription, ulitin ko yung subscription, yung authorized pinondo divided mo. By 4, yung pinondo mo, yung subscription mo, hanggang dun lang. Kung lumagpas nun yung utang, wala na. O hindi pwedeng habulin yung bahay mo, yung kotse mo. So may protection, di ba? Yung partnership naman, bilang panghuli, para ho yung mix ng sole prop at corporation.
Ang partnership kasi meron dapat isang universal partner na paako ng lahat ng utang at merong isang limited partner na may limitasyon lang yung utang niya. Mm-hmm. So, yung sa limited partner, dalawa ho palagi yan, magkasama ho kagad lang, magkatuwang ho palagi yan. Yung sa limited partner, kung saan lang ho yung itinaya niya sa negosyo, hanggang doon lang ho pwedeng habulin. Ayun. Yung sa universal partner naman, ho, kung yung kabuuan ng utang hindi kayang sagutin ng limited partner at yung negosyo, sasagutin ho yan ng pansarili niyang asset. So, parang sole prop. Ayan. Pero sabi ko nga po, wag po kayong tumigil dyan. Kailangan pa kumuha ng business permit. Kailangan rehistro sa BIR, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Rehistro yun ng inyong mga empleyado dyan. Meron rin po tayo mga mandatory na sa i-comply natin sa labor, which is subject of our, siguro ibang episode na lang po yan kasi mahaba-habang diskusyon na so, yan. So, batingin ko lang si Raymond Samson. Hi, Raymond. Sa ayan, LGU ano, pa. Hi, ayan. Good afternoon. Tsaka si Matt Susinko, classmate. Hello. Ayan, ako, hello. At bago tayo umay, sagutin natin ito, from 094 na tanong, may bibilhin po akong lupa. Sabi ng seller, dapat daw dalawang kontrata na magkaiba ang presyo para mababa ang tax. Papayag ba ako? Dalawang kontrata. Sa isang transaction mo kasi, isa lang naman ang usapan. So, isa lang talaga ang kontrata. Hindi. Alam mo naman kasi, di ba, gusto niya, yung totoo, let's say, totoong presyo, 10 million. Pero gusto niya, guwan isa pang kontrata 5 million para pag inassess ng BIR mas mababa yung tax. Mm-mm. Bad po 'yon, illegal 'yon. Mm-mm. Pero syempre may mga gumagawa niyan illegal po 'yon, no? Kasi ang basis naman sa mga nakikinig, basis ng tax, no, na ipapataw sa inyo ng BIR is based either on your selling price or the zonal value, whichever is higher. Mm-hmm. Ang BIR po ay may sariling zonal value na mataas na din. Sa isang banda naman, kung iisipin natin, sige, dalawang kontrato mo, pumayag ka na pumirma ng dalawang kontrata, hindi naman tumupad, ikaw yung seller, ah. Hindi naman tumupad yung buyer dun sa mas mataas na kontrata na kalagay sa presyo na yun. Pwede mo bang dalhin sa korte yung isang kontrata na yun? Sagot ko dun, hindi ho. Illegal kasi. Illegal ho kasi yun. Ang tawag ko dun, nobody can come to court with unclean hands. Kung baga yung korte, hindi ko kayo tutulungan, yung korte, hindi kayo tutulungan kung meron kayong gustong gawin illegal. So, kahit ho ipilit yung ganyang klaseng usapan na dalawang kontrata, hindi rin naman siya enforceable. So kung tiwala-tiwalaan na lang ang pinag-uusapan, ay magtiwala ito, na lang Attorney kayo. Carlo, in short, illegal po yung gusto yung propose. Nasa radyo po kami, hindi po kami pwede magsabi sa inyo na gawin mo yan, go lang. Hindi pwede kasi... Hindi po pwede yun. Ano yun? Illegal yan. Baka may nakikinig sa ating BIR. No? Pero ginagawa yan, just in case curious ka. Anyway, Diyos ko, ano, alas 3 na, Attorney Carlo. Napakabilis. Napakabilis talaga, Attorney. Ang daming gustong ituro sa inyo, business permit, ano yung mga labor laws, anong kailangan benepisyo, paano yung sa PhilHealth, SS, Pag-ibig. Pero talagang ubustan na tayo ng oras. Overtime na nga tayo. Huwag ko kayong mag-alala, no? Next week naman po, Martes, same time, 2 o'clock, nandito naman po kami. Interviewin namin ng mga taga-Red Cross. Taga-Red Cross. Oo, so sa mga curious gustong sumali ng Red Cross, o ano naman ang mga mapapala nyo o benepisyo makukuha sa Red Cross. Eh, saka ano ba yung ginagawa nila? Yes. Hindi lang po dugo. Hindi lang dugo. So anyway, next week po yon, Martes, same time, 2 o'clock po. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Radio Bandido, 8:10 a.m. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. This news is brought to you by Columbia International Food Products Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he has suspended an agreement with the UN to relocate thousands of